Angel Locsin, Bea Alonzo at iba pang bituin, humanga at nagbigay suporta sa mga ABS-CBN execs. Matapos ang Senate hearing para sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, ay napahanga ang mga kapamilya stars kabilang sina Angel Locsin at Bea Alonzo sa tapang at composure ng kanilang mga boss under pressure. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Naganap na nga noong Lunes, February 24, ang Senate hearing para sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Dito ay dininig ang panig ng ABS-CBN at nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang executives ng Kapamilya Network ukol sa mga issue na sinasabi ng co-warrant na inihiyain ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court matapos sagutin ng mga tanong tungkol sa taxes, labor issues at permits para sa pay-per-view broadcast o KBO ng istasyon at iba pa. Marami ang napahanga sa composure ng ABS-CBN bosses kabilang ng CEO at President na si Carlo Katigbak. Naging trending pang pangalan nito sa Twitter at dahil doon ay di napigilan ng ilang kapamilya stars na mag-comment at magbigay suporta sa mga executives na humarap sa Senado. Kabilang na dito si Angel Locsin na shinare ang larawan niya kasama ang CEO at Chief Operating Officer na si Cory Vidanes. 2007 nang nagsimulang maging contract star ng ABS-CBN si Angel. Appreciation post for ABS-CBN bosses. Happy that Filipinos get to see how humble our ABS-CBN bosses are. Ganyan po talaga sila kahit off-cam, sabi nito sa kanyang Instagram post. Sumunod din dito si Bea Alonzo na nag-post naman ng larawan mula sa Senate hearing. 14 years old pa lang ay parte na ng Kapamilya Network si Bea. They are not just our bosses, they are family. Salamat po, pahayag nito sa IG. Nag-post din si Dimples Romana na teenager din katulad ni Bea nang nagsimula magtrabaho sa ABS-CBN. Isang malaking pagsaludo to the most humble, kindest, and most compassionate bosses and leaders. Hashtag I stand with ABS-CBN. Hashtag in the service of the Filipino. Salamat po for giving us more reasons to be proud as a kapamilya today. We pray with you. Si Robbie Domingo na nagsimula sa showbiz bilang PBB teen housemate ay nagbahagi din ng pagsuporta sa mga ipinaglalaban ng network. Sa mga kapitan namin sa barkong tinatawag namin na ABS-CBN, nandito lang kami para sa inyo. Maraming salamat sa pagpapakita sa lahat kung bakit masarap maging kapamilya. Hashtag family is love. Hashtag family is forever. Si Sylvia Sanchez na bida ng pamilya ko ay nagpahayag naman na proud siya maging isang kapamilya. We are very lucky to have leaders like them, full of humility and respect. It's an honor to be a kapamilya. Si Coco Martin naman, na bida ng long-running TV series na Ang Probinsyano, ay nag-share ng panalangin para sa naganap na Senate hearing. Panginoon, samahan niyo po sana kami sa laban na ito. Para po sa aming mga manggagawa ng ABS-CBN, napakarami pong mawawala ng trabaho. Alam ko po na hindi niyo hahayaang manaig ang mga bagay na hindi magiging maganda ang idudulot para sa nakakarami. Sana po ay huwag na mag-away-away ang bawat Pilipino, lalo na ang pagpapalitan ng mga hindi magagandang salita. Pinauubayan na po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Matapos ang Senate hearing, umaasa ang mga namumuno at manggagawa ng ABS-CBN na mapagbibigyan na ng hearing ang franchise renewal sa Kamara sa lalong madaling panahon. For more show business and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow and subscribe our social media pages.